Guys, welcome to my channel. Today, pag-uusapan naman natin itong Toyota Corolla Cross na hybrid. But before that, let's check the pricing. There are three variants ng Corolla Cross. Yung non-hybrid na base model is 1.312 million. Yung second variant na hybrid is 1.68 million. At yung top of the line na GRS na hybrid is 1.84 million. So ang difference ng price ng non-hybrid dun sa hybrid model is about 368,000 pesos. At yung difference naman ng non-hybrid dun sa top of the line na GRS na hybrid is 532,000 pesos. So sulit pa yung price difference. Halika, check natin. Ang topic natin for today, itong hybrid model. Yung front grille niya is gunmetallic in color, tapos yung logo meron parang blue background to indicate na it is a hybrid model. Simple lang yung itsura ng kanyang front fascia, parang may hawig siya dun sa RAV4 at meron siyang black bumper. Yung headlight niya is bi-beam LED. Tapos meron din siyang DRL na may LED line guide. Sa baba naman ng bumper, nandoon yung kanyang fog lights na LED na rin. And then you have that rain sensing wipers. At yung kanyang side view mirror is body colored yung sa bandang itaas, tapos black dun sa baba. And it's power adjustable, auto fold, and then meron din siyang reverse function. Meron din siyang side repeaters and then ang mounting niya dun sa talagang door, hindi dun sa A-pillar. If you look at the side profile, simple lang yung design niya. May body highlight dito sa bandang likod at saka dun sa may front fender. You would see yung emblem na hybrid doon sa front fender. Body color yung door handles and yung highlight na chrome dun lang sa itaas ng door. Normally kasi doon sa bandang baba, meron din yan, di ba? And then wala siyang roof rail. Yung GRS, meron siyang roof rail. Yung wheels niya is 225/50 R18 na alloy. Yung brakes niya is ventilated disc sa harap and solid disc sa likod. Ang kagandahan nito, naka-Michelin na rin siya, which is an excellent tire brand. And usual, yung suspension niya is MacPherson strut sa harap and torsion beam dun sa likod. Meron din siyang rear spoiler at saka yung shark fin antenna. If you look at the back, meron siyang LED tail light na maganda yung itsura. At meron siyang hybrid na emblem dun sa lower right portion. And then dun sa bumper, meron siyang reflector dun sa dalawang side. Overall, in terms of exterior, ito yung isang aspect na nag-i-excel siya. I think the design is well-balanced and attractive siya, especially in person. At napansin ko, usually pag may nakikita akong Corolla Cross, nagagandahan ako sa lapad niya. Bali, yung body proportions niya is well-executed. Ang ayaw ko lang dito, yung mga black moldings dun sa side. Sana, binody color na lang nila para mas malinis yung look. Check natin, meron din siyang leather seat, tapos 8-way power adjustable dun sa driver, and 4-way manual adjustable dun sa passenger side. Okay, check natin yung driver side. Meron kang leather wrap steering wheel, it can be tilted, and it also telescopes. At dito naman sa lower left side, merong adjustment ng headlight. Sa left portion naman ng steering wheel, nandito yung control ng mid-information display, yung audio, phone, and voice control. At dito sa right side, nandito yung radar cruise control at saka yung lane tracing assist. Yung multi-information display niya is 7-inch TFT na digital.
Yung head unit niya is 8 inches with Apple CarPlay and Android Auto. Yung aircon niya is dual zone climate control and can be controlled by buttons. At dito sa lower portion, meron siyang Type A USB port and then meron din siyang wireless charging pad. And then nandito sa may harap ng cambio, yung buttons for drive mode, saka yung EV mode, saka dun sa traction control. Yung shift lever niya is straight shift na leather wrap. And then dito sa center console, meron siyang dalawang cup holders. At pag binuksan mo yung compartment dito sa center console, meron ditong 12 volt socket. At dito sa right side, nandito yung globe compartment na average lang naman yung size. If you look at the design of the dashboard, napakasimple niya. Hindi ko lang gusto yung positioning ng head unit. Parang hindi siya integrated dun sa overall dashboard design. Yung upper dashboard is plastic. Yung sa lower part, merong soft touch material. Check natin yung kanyang upper portion. Yung kanyang interior light is ordinary, hindi siya LED. And then black yung headliner. At dito naman sa passenger side, merong vanity mirror na nag-iilaw. Ganon din sa passenger side, meron ding vanity mirror. Ang maganda dito, meron na siyang built-in camera. So hindi mo na kailangan bumili ng mga aftermarket na camera. In terms of the design of the interior of the Toyota Corolla Cross, medyo minimalist yung design approach ng Toyota. Okay, let's go naman sa sidings. In terms of quality and materials used, maganda naman siya. Ang ayaw ko lang how the design was executed. Napakasimple and bland yung design niya for me. And comparing this with the Yaris Cross, materials quality and build quality is almost the same. Ang nakikita kong difference between the Yaris Cross and the Corolla Cross in terms of interior is that in the Yaris Cross, Toyota managed to leave its comfort zone na ordinary yung interior design. Na hindi bland and simple na usually na ginagawa ni Toyota sa mga interiors nila. So, moving on. Yung seat configuration niya, maganda naman. Adequate yung tie support. You have adequate space. And then, meron din siyang rear aircon vent. At sa ilalim yan, meron siyang dalawang USB port. Yung center tunnel niya medyo nakaangat ng konti, hindi siya flat katulad nung sa ibang mga crossovers. And then meron din naman siyang center armrest with the two cup holders and the seats are 60-40 split. Yung trunk space naman niya is adequate yung size at pag inangat mo tong cover, nandito yung jack saka yung mga tools at nandito rin yung kanyang reserva na donut type. Meron din siyang ilaw dito sa left side at meron siyang tonneau cover which is useful para ma-hide mo yung mga gamit mo. Okay, check naman natin yung engine. Ito yung pinaka-selling point ng Toyota Corolla Cross which is yung kanyang engine saka yung hybrid system niya. Since this is a hybrid model, mas mababa ang kanyang power rating. It only produces 98 PS as against dun sa 140 PS ng non-hybrid. And it delivers 142 Nm of torque as against dun sa 172 Nm of torque ng non-hybrid. Although meron naman siyang additional power kasi yung motor generator meron kang additional na 72 PS. So yung combined total system maximum output ng gasoline engine saka electric motor is 122 PS. May trade-offs yan kasi pagka hybrid, kailangan mo i-consider din yung weight ng battery. Pag lumaki masyado yung battery, bibigat na yung weight. Okay, ito naman yung itsura ng GRS, yung top of the line model. Ang pagkakaiba nito, iba yung design ng kanyang mags. Yung taillight naman niya sa likod is smoke siya na LED. Tapos black yung rear spoiler at meron din siyang sunroof at saka roof rail. And then iba na rin yung design ng kanyang bumper. At dito naman sa lower side, meron siyang parang combination ng black and silver na cladding.
Yung itsura ng front fascia niya is iba na rin. Yung front grille niya is now gloss black. Saka iba na yung design. Pati yung design ng bumper. Tapos yung background ng Toyota logo is black. Hindi na kulay blue. And then of course meron siyang sunroof. And then yung mga materials na ginamit sa interior niya is mas premium ng kaunti than the non-hybrid. Tapos lumaki na konti itong head unit, naging 8 inches. Yung leather seats niya is mas maganda yung design. Meron pa siyang parang accent na white dito sa kanyang sandalan. Okay, let's summarize and I will share to you my assessment. Overall, adequate yung features niya. Meron siyang keyless entry and then meron siyang Toyota safety sense, yung pre-collision system, automatic high beam, lane tracing assist, lane departure alert, at saka yung dynamic radar cruise control. Disappointing lang kasi at 1.6 million wala pa siyang 360 degree camera. Meron lang siya reverse camera, yung 360 degree camera dun lang sa GRS model. And then wala din siyang automatic tailgate na standard na yun sa ibang mga crossovers at 1.6 million price. And with regards dun sa interior, to me, napaka-bland ng design. Parang ang lungkot ng loob. At nung lumabas yung Yaris Cross, parang naiwan to yung sa interior feel niya. Ang laki ng in-upgrade nung Yaris Cross compared to this. By the way, ang transmission niya ay CVT. Hindi ako fan ng CVT. Mas prefer ko yung normal torque converter sa automatic transmission. Now, ano naman ang advantage at saka disadvantage nito? Ang unang advantage niya, exempted ka sa number coding. Pangalawa, mataas yung kanyang ride height. So, ample yung ground clearance. So, okay to, especially kung bahain yung lugar. Pangatlo, fuel efficient siya. Kasi nga, hybrid. They say it can run more than 20 kilometers per liter sa highway. So, maganda siyang gamitin dun sa stop-and-go traffic. Kasi pag naka-idle ka, walang energy na ginagamit yung electric motor. They turn off. At tahimik siya at low speed. But at ababa 60 kilometers per hour, yung gas motor kicks in. So, nandun pa rin yung preppy feel na car owners look for when driving on the highway. At pang-apat, yung space compared with the Yaris Cross, mas malaki ito. At ang isa pang advantage itong hybrid, hindi mo na kailangang i-plug in sa outlet, unlike dun sa plug-in hybrid. So, wala kang downtime. And lastly, in terms of reliability, based on consumer reports in the US, yung Toyota hybrid vehicles rank at the top for reliability. So, those are the positives. Ano naman yung mga negatives nito? Una, more expensive siya than the non-hybrid kasi meron siyang additional na motor at saka hybrid battery. So, that adds to the cost. Pangalawa, mas complex yung operation niya than the gasoline engine lang. While computers can control the system and it becomes more reliable, still, meron pa rin yung mga failures in the future. So, mas mahal siyang ipaayos kasi hindi ordinary shop ang pagdadalhan mo. And then, yung battery niya, mahal kapag nagpalit ka. They say it will cost you about 100,000 pesos to replace the battery. Pero sabi nila, it will last daw up to 10 years. At ang isa pang issue sa battery, yung kanyang degradation. So, it's one of the most common problem with hybrid cars. This can cause yung decrease yung car's performance and mileage, as well as increase in fuel consumption. Yung battery kasi may eventually lose its capacity over time. A good example, di ba, yung battery ng cellphone. Kapag matagal na, madali na siyang ma-discharge. So, depende din kung gano'n mo katagal gagamitin yung sasakyan. Kasi kung mga 2 or 3 years lang, parang hindi sulit yung additional cost. For example, you have to spend 368,000 more. Mag-calculate lang tayo, yung 368,000, nakakabili yun ng about 4,900 liters at 75 pesos per liter. Then, i-multiply mo ng 20 kilometers per liter fuel consumption, it will give you 98,000 kilometers.
Then assuming na ang average mileage mo per year 15,000, it will take you 6.5 years para mabawi yung 368,000. So kung low mileage ka lang at hindi mo papatagalin ng 10 years, parang hindi mo mababawi yung ano additional cost mo na sana panggasolina mo na. So in conclusion, is it wise to buy a hybrid car? Are the savings in gasoline worth the extra headache and higher cost? It will really depend on how you drive and how you will use the car. If you drive mostly in the city, you may save enough to warrant the extra cost. But if you're doing heavy long distance commute, then overall you will see fewer savings. Kasi pag highway driving at higher speed, ang gumagana yung gas engine, hindi yung electric motor. And so at lower speed at saka stop and go traffic, pag nagbe-brake ka, doon nagre-regenerate at nag-charge yung battery. So think about how you are going to use the car before buying a hybrid. But in reality, you cannot really stop the electrification of our vehicles. And the hybrid is a good start. So we should be open in the electrification of our vehicles in the future. So talagang doon na papunta, most of the cars in the future would be electric. Anyway, yung hybrid vehicles, meron siyang advantages, meron din siyang disadvantages. So nasa sa iyo na lang kung ano yung mas importante sa iyo. But if you're going to ask me, the Corolla Cross is still a good buy. Since from all the hybrid models available in our market today, the Corolla Cross is one of the most successful one. And if you are open-minded in owning a hybrid vehicle, I think this Corolla Cross is a good start for you. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!